Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagbati sa mga mag-aaral ng Los Baños Senior High School na magsisipagtapos sa taong panuruan 2019-2020 sa kauna-unahang virtual na pagtatapos na may tema Sulong Edukalidad, Pagtataguyod sa Kinabukasan ng Bayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان واللومد في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide
for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Sa Watawat ng Pilipinas, sa pangunguna ni Jomel Casey M. Alvarez, may mataas na karangalan. Pananumpa sa Watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapat ang nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng Makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Thank you.
Para sa pambungad na pananalita, narito ang butihing Pangulo Guro Tatlo at Gurong Namamahala, Dr. Michael William V. Puna III. Sa ating pong pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marites A. Ibanez. Sa ating pong tagamasid pampurok, Dr. Alan G. Hostalero. Sa ating pong Mother Supervisor, Ma'am Irma S. Valenzuela. Sa ating pong mahal na gobernador, Governor Ramil Hernandez. Sa kinatawan ng ikalawang distrito ng Laguna, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Sa ating pong butihing punong bayan, Mayor Cesar Perez. Sa punong barangay ng Barangay San Antonio, kagalang-galang Ready Palis. Sa pangulo ng mga samahan ng mga magulang, Dr. Ramon Christian Eusebio. Mga kasama ko pong guro, mga magulang, at mga batang magsisipagtapos, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Tunay na kakaiba ang araw ng pagtatapos sa taong pampaaralan 2019 hanggang 20 sapagkat tayo po ay nakakaranas ng pandemya. Ito po ang kauna-unahang virtual graduation sa Los Baños Senior High School. Pero marapat lang na ating bigyan ng pagkakataon ang ating mga mag-aaral upang kilalanin ang kanilang mga achievements. Nais ko pong ipabatid sa inyo na ang ating mga mag-aaral ay nananalo sa iba't ibang kompetisyon. Sa katunayan, sila po ay nanalo sa Campus Journalism Contest sa region. Ganon din sa contest tungkol sa pananaliksik sa Science Investigatory Project. Pinala din po ang ating mag-aaral na makaabot sa larangan ng sports na kung saan sila po ay nanalo sa provincial meet. Ito po ay patunay na ang ating mga mag-aaral ay may kahusayan, may angking talino, may angking galing. Nais ko pong idagdag na may mga mag-aaral din po tayo na nakapasa sa University of the Philippines College Admission Test. Meron po tayong 26 na mag-aaral na pinalad at marami pa po ang pwede na magkaroon ng reconsideration. Meron din po tayong mga mag-aaral na pumasa sa mga kilalang mga universidad at kolehiyo dito sa ating lugar. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na meron po tayong mga mag-aaral na nakakuha ng scholarship. Ang ilan dito ay tungkol sa DOST scholarship. Meron po tayong 21 mag-aaral na nakakuha ng DOST scholarship. Napakaganda po ng mga achievements ng ating mag-aaral. At hindi po ito mangyayari kung hindi po sa inyong suporta. Kaya nais ko pong pasalamatan ang ating mga stakeholders. Unang-una po ang pamunuang bayan ng Los Baños sa pangunguna ng ating butihing Mayor Cesar Perez. Nais ko rin pong pasalamatan ang Barangay San Antonio sa pangunguna ni Kapitan Relly Palis. Nais ko rin pong pasalamatan ang aming mga pinuno sa kagawaran ng edukasyon sa sangay ng Laguna sa pangunguna ni Dr. Marites Ibanez, Dr. Alan Hostalero at Ma'am Irma Valenzuela.
Hihingin ko rin po ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang ating mga magulang sa pangunguna ni Dr. Eusebio. Maraming salamat po sa inyong mga suporta sa aming mga programa at gawain sa paaralan. Ito rin po ay magandang pagkakataon upang pasalamatan ang mga work immersion partners ng ating paaralan. Naandyan po ang Department of Science Technology, Region 4A sa pangunguna ni Director Alexander Madrigal. Hindi lamang po tayo work immersion partner nila, tayo rin po ay pinalad na mabigyan ng mga kagamitan para sa kauna-unahang 21st century classroom sa Division of Laguna. Andyan din po ang Department of Public Works and Highways, 2nd Congressional District, sa pangunguna ng kanilang pinuno, Engineer Vergara. Naandyan din po ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, sa pangunguna ng kanilang Director, Director Gabertan. Naandyan din po ang Forest Products Research and Development Institute sa pangunguna ng kanilang pinuno, Director Agangan. Naandyan din po ang Environmental Resource Development Bureau na pinangungunahan ng kanilang Director, Director Tamayo. At sa private sector naman, mga kapatid, tunay na pinalad tayo na magkaroon ng work immersion partner ang Health Service Banyos sa pangunguna ni Chief Executive Officer De Los Santos. At ngayong taon, tunay na biniyayaan tayo ng Panginoon sapagkat meron po tayong international work immersion experience sa Tay Nguyen University of Agriculture and Forestry sa Tay Nguyen City, Vietnam. Ito lamang po ay ilan sa mga katunayan na tayo ay may mga stakeholders na handang tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po sapagkat bahagi kayo ng paghubog sa kausayan, sa kaalaman, sa kasanayan at sa pag-uugali ng aming mga mag-aaral. At bilang panghuli, nais ko pong sabihin sa mga magsisipagtapos na huwag kayong tumigil sa pagpupunyagi at pagtataguyod ng inyong pangarap. Sa kabila ng mga hamon ng buhay, may pandemya man o wala, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Bagkus tayo po ay kumapit sa Panginoon upang tayo ay maging mabubuti at produktibong mamamayan. Nais ko po kayong bilinan na nawa ang mga natutunan natin sa paaralan ay maging daan upang kayo ay makatulong sa inyong pamayanan, sa inyong bayan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon, congratulations, at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mabuhay! At upang ipakilala at ipahayag ang mga magsisipagtapos, narito muli si Ginoong Michael William V. Puna III. Pinagpipitagana namin tagamasid Pampurok, Dr. Alan G. Hostalero, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 36 na batang lalaki at 42 batang babae na may kabuuang bilang na 78 na mga batang magsisipagtapos sa Academic, Science, Technology, Engineering and Mathematics sa Los Baños Senior High School sa taong pampaaralang 2019 hanggang 2020. Kasiya-siya po nilang natupad ang mga kinakailangan para sa kurikulum pangsekundarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa Paaralang Pangsekundarya ng Republika ng Pilipinas. Hinihiling ko po ang pagpapatunay sa kanilang pagtatapos.
para sa pagtanggap at kumpirmasyon ng pagtatapos. Narito ang taga-Masid, Pampurok ng Distrito ng Los Baños, Dr. Alan G. Hostalero. Sa ating punong guro, mga guro, mga magulang, mga panauhin, at sa mga batang magsisipagtapos sa umagang ito, isang mapagpalang umaga, ang bati mula sa distrito ng Los Baños. Batay po sa pagpapakilala ng inyong punong guro na kayo, mga batang magsisipagtapos, ay malwalhating natapos ang K-12 curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Akin po ang karangalan na hilingin sa ating tagapamanihala ng mga paaralan ng lalawigan ng Laguna, Ma'am Marites A. Ibanez, na pagtibayin ang pagtatapos ng mga batang ito. Para sa pagtanggap at kumpirmasyon ng pagtatapos, narito ang tagapamanihala ng paaralan ng Laguna, Ginang Marites A. Ibanez, SESO 5. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay pa rin sa pagpapatunay ng taga-Masid, Pampurok, na kayong mga mag-aaral ng SDO Laguna ay kasiyasyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa SDO Laguna or Schools Division Superintendent, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Maligayang bati sa lahat. Ngayon naman ay ipakikilala namin ang mga mag-aaral na nagpamalas ng kakayahang pang-akademiko. May mataas na karangalan, Barba Mary Mitzi E. May mataas na karangalan, Alvarez Jomel KCM. May mataas na karangalan, Taran Kevin C. May mataas na karangalan, Artates Ruth Daniel O. May mataas na karangalan, Ko Ace Rafael B. May mataas na karangalan, Valderrama Dean Erica S. May mataas na karangalan, Malihan Alicia C. May mataas na karangalan, Jeronimo San Ernest Angelo D. May mataas na karangalan, Sekretaryo John Paul B. May mataas na karangalan, Lantikan Erica Joyce V. May mataas na karangalan, Panganiban Rhea Shaline C. May mataas na karangalan, Dolyesin Samantha Shane C. May karangalan, Reitana Maryjoy J. May karangalan, Alegre Jaya Camille M. May karangalan, Latoga Billy James A. May karangalan, Suarez Hannah Patricia F. May karangalan, Tiburcio Kyle Sherwin C. May karangalan, Platino May G. May karangalan, Saura Rojun Earl G. May karangalan, Jafar Shamira A. May karangalan, Paraiso Aidan Wilmar S. May karangalan, Sajo Aaron Earl C. May karangalan, Vargas Mariel Janine B. May karangalan, Rivero Hanalyn N. May karangalan, Hekalau Jamie C. May karangalan, Pellegrina Angeline L. May karangalan, Feolino Francel U. May karangalan, Revilleza Jonel A.
May karangalan, Domingo Bianca Nicole G. May karangalan, Narvasa Lian Fiona C. May karangalan, Ancheta Charles A. May karangalan, Eris Meidel A. May karangalan, Rivera Omel M. May karangalan, Salon Jiben Jane A. May karangalan, Doma Ailana Nicole. May karangalan, Barameda Simon Cedric B. May karangalan, Atienza Samantha Cyril S. May karangalan, Bolaños Lance S. May karangalan, Espinosa Ma Luis Jennifer M. May karangalan, Valladares Christian Angelo S. May karangalan, Otero Venus Grace L. May karangalan, Luis Marcus Raven Victor M. May karangalan, Kyohial Yeli S. May karangalan, Baterina Janina S. May karangalan, Dimaano Daniel D. May karangalan, Lopega Denzel Anthony M. May karangalan, Marquez Claude E. May karangalan, Lapis Fatima Claire E. May karangalan, Paklibar Hannah Richelle D. May karangalan, Tejano Michael. May karangalan, Barion Blessa Marie Z. May karangalan, Mondejar George Anthony A. Jr. May karangalan, Kilioy Gerald Vincent G. May karangalan, Villena Julian D. May karangalan, Argoncillo Uriel Chotel M. Narito naman ang mga mag-aaral na tatanggap ng mga natatanging parangal. Pinakamahusay sa matematika at pinakamahusay sa agham, Parba Mary Mitzi E. Pinakamahusay sa Ingles, Alvarez Jomel Casey M. Pinakamahusay sa agham panlipunan, Jeronimo Son Ernest Angelo D. Pinakamahusay sa Filipino, Dolyesin Samantha Shane C. At pinakamahusay sa sining, Vargas Mariel Janine B. Leadership Award, Saura Rojun Earl G. Perfect Attendance Award, Pastoral John Ray F. Perfect Attendance Award, Marquez Claude E. Conduct Awardee, Felolino Francel. Conduct Awardee, Latino May. Best in Work Immersion Award, Alvarez Jomel KCM. Paraiso Aiden Wilmar S. Dolyesin Samantha Shane C. Co. Ace Rafael B. Best in Work Immersion Award, Salon Jiben Jane A. Lantikan Erica Joyce B. Reitana Mary Joy J. Campus Journalism Award, Atienza Samantha Cyril S. Dolyesin Samantha Shane C. Suarez Hannah Patricia F. Pinakamahusay sa pananaliksik, Artates Ruth Daniel O. Parba Mary Mitzi E. Suarez Hannah Patricia F. Pinakamahusay sa pananaliksik, Co. Ace Rafael B. Domingo Bianca Nicole G. Pellegrina Angeline L. Mula sa Grade 12 Archimedes, narito si Ginang Gladys A. Lambayo, Gurong Tagapayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang mga nagsipagtapos mula sa Baitang 12, Pangkat Archimedes, ng taong panuruan 2019 hanggang 2020. Ancheta Charles A. Argoncillo Uriel Sitchell M.
Valdares Christian Angelo S. Barameda Simon Cedric B. Bolaños Lance S. Co Ace Rafael B. Dimaano Daniel D. Dimapilis Roam Jet L. Escocia Leonard Enzo. Jeronimo Son Ernest Angelo D. Latoga Billy James S. Lopega Denzel Anthony M. Manzanero JC Y. Paraiso Aiden Wilmar S. Pastoral John Ray F. Gregoris Stephen Kyle R. Revilliesa Jonel A. Sosa Daniel C. Alegre Jaya Camille M. Alvarez Jomel Cassie M. Andaya Sharame A. Barion Blessamari Z. Baterina Janina Riz S. Castro Andrea Nicole C. Doma Ailana Nicole V. Domingo Bianca Nicole G. Eres Maidel A. Espinosa Maria Luis Jennifer M. Eugenio Luella C. Gekalau Jamie C. Hombre Bueno Grisbel H. Jaafar Shamira A. Lirio Jasmine Lourdes A. Paklibar Hannah Richelle D. Panganiban Rhea Shaline C. Pellegrina Angeline L. Kilyoy Alisa R. Kyoyal Yeli S. Rivero Hannah Lin N. Salon Jiben Jane A. Valderrama Diane Erica S. Maraming salamat at maligayang pagtatapos sa pangkat Archimedes. Mula sa Grade 12 Newton, narito si Ginang Rowena J. Caganan, gurong tagapayo. Anzano Ronel, Ativo Francis Amiel R., Serujano Harvey N., Guevara Lander P., Luis Marcos Raven Victor M., Marquez Claude E., Mondihar George Anthony Jr. A. Kilyoy Gerald Vincent G. Reyes Mark Anthony V. Rivera Omel M. Rosas Jeter B. Sajo Aaron Earl C. Saura Rojun Earl G. Secretario John Paul B. Tamis Vincent Paul P. Taran Kevin C. Tejano Michael. Tiborcio Kyle Sherwin C. Mga babay, Alforja Nikki E. Artates Ruth Daniel O. Atienza Samantha Cyril S. Dimaano Crisha Avon L. Dulisen Samantha Shane C.
Violino Francel Yu. Lantikan Erica Joyce V. Lapis Fatima Claire E. Malihan Elisha C. Manaay Jerica G. Narvasa Leon Fiona C. Otero Venus Grace L. Parba Mary Mitzi E. Platino May G. Raitana Mary Joy J. Suarez Hannah Patricia F. Susteger Crisabel Q. Vargas Mariel Janine B. Villena Julian D. Para sa mensahe ng pasasalamat, narito si Mitzi Parba, nagkamit ng may mataas na karangalan. Bago ko po simulan ang mensaheng ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nanonood sa ating kauna-unahang virtual na araw ng pagtatapos. Isang magandang araw po sa aming napakasipag na teacher in charge na si Dr. Michael William V. Puno III, sa aming mga minamahal na guro, sa aking mga kamag-aral na kapwa magsisipagtapos, at sa mga taong nasa likod ng aming mga karangalang ito na walang iba kundi ang aming mga magulang. Sa totoo lang ay hindi ko kailanman inasahan ang paghahatid ng mensaheng ito sa inyo dahil ang pagiging estudyante ng senior high ay hindi madali, lalo na ang 12th baitang. Gusto ko na nga lang na magpakasaya at sulitin ang 12th taon bago ang kolehiyo, isang bagay na halos naging imposible dahil sa mga kaliwat ka ng output na kailangan ipasa, group activities, mga proyekto at kung ano-ano pang kailangan tapusin o gawin. Nariyan din ang pagkabahala sa walang kamatayang research paper at ang paghahanda para sa mga entrance exams ng aming mga pinapangarap na universidad at para na rin sa mga scholarship. May mga pagkakataon nga na literal na nag-iiyakan na kami dahil hindi na namin alam kung anong gagawin, hindi na namin alam kung anong unahin namin. Idagdag pa yung paulit-ulit na tanong na bumabagabag sa aming mga isipan kung magagamit pa talaga namin itong mga kaalamang to sa labas ng 4 na sulok ng classroom. Pero unti-unti, naliwanagan ako sa tunay na layunin na nais ipabatid ng ating paaralan. Quality education is one of the greatest foundations of who we will become. And we implies hope. Tayo ang pag-asa na sa ating mga kamay, ang pag-angat ng ating bayan. Bagamat nakalubog man ay maaari nating iahon sa lugmok ng kahirapan. Ngunit hindi natin maitataguyod ang kinabukasan ng ating bayan kung tayo ay walang sapat na kaalaman sa buhay. Bilang kabataan, kalidad na edukasyon pa lamang ang maaari nating maging sandata laban sa giyera ng buhay. Ang buhay ay hindi madali, ganun din ang pag-aaral. Ngunit sa tulong ng aming mga guro, ay mas natuto kaming makisalamuha, makipagtulungan, at makahanap ng mga kaibigan, ng pamilya, na aalalay sa isa't isa sa bawat pagsubok sa paaralan. Newton, Arky, Nyuki, maraming salamat sa 2 taon ng kalokohan, kulitan, iyakan, at damayan. Hindi ko makakalimutan lahat ng yan. Sa sandali naman pong ito ay nais kong maging tinig ng mga kapwa ko mag-aaral upang ipahatid ang aming pasasalamat sa aming mga guro na nagbahagi ng kanilang kaalaman at walang sawang umalalay sa amin simula pa noong umpisa. Gayun din po ang aming lubos na pasasalamat sa aming mga magulang na patuloy na nagsasakripisyo at walang sawang sumuporta at tumugon sa aming mga pangangailangan lalong-lalo na sa pag-aaralan at sa mga taong sumuporta at gumabay sa amin, maraming salamat din po. Higit sa lahat, sa may kapal na siyang nagbigay ng kalakasan na harapin ang bawat araw patungo sa yugtong ito ng aming buhay, bit-bit ang mga pangaral na hindi namin makakamit kung wala ang kanyang patnubay. Sa pagtatapos na aking mensahe ay nais kong baunin ninyo ang isang paalala. You are capable of doing amazing things. Kaya sa patuloy nating pagpupunyagi,
sa kolehiyo man o maging sa kahit anong aspeto ng ating buhay. Lagi nating piliin yung kung saan natin nakikitaan ng potensyal ang ating sarili. Dahil sa mga taong inilagay ko sa loob ng institusyong itinataas ang paghasa ng karunungan, naunawaan kong tayo ay nilikhang pambihira. Mayroon tayong kanya-kanyang abilidad at kakayahan na patuloy na humuhubog sa ating pagkakakilanlan na nararapat lamang natanggapin at linangin. Mangarap, manalig sa Diyos at sa sariling kakayahan at magsumikap. Huwag tayong susuko sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. At tulad nga ng nasasaad sa ating alma mater song, pag-alabi natin ang ating pusong lingkod sa bayan na tayo ang sandigan, patungo sa pagbabago na inaasam na kamtin ang ating bayan. Stay at home, stay safe, and soar high, Las Banyas Senior High. Sa puntong ito, atin namang pakinggan ang kanyang pagbati sa mga magsisipagtapos, ang ating ama dito sa lalawigan ng Laguna, kagalang-galang, Gobernador Ramil L. Hernandez. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng pamahalang panglalawigan po ng Laguna, ang inyong pong lingkod, Gobernador Ramil Hernandez, ay taos-pusong bumabati sa lahat po ng mga makisipagtapos sa senior high school sa araw pong ito. Bagamat may bago po tayong sinusunod na sistema sa ating pong pagkatapos, ay nagagalak pa rin tayo dahil dumating po ang araw na ito na alam ko na matagal niyo pong pinaghirapan at matagal niyong pinangarap. Binabati ko rin po ang lahat po ng ating pong pamunuan ng PTA, ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga guro at mga opisyales ng DepEd. Maraming maraming salamat po sa ating pong pagkakaisa at pagtutulungan para po maitaguyod ang larangan po ng edukasyon sa ating pong lalawigan. Hinahangad ko po na hindi dito mahinto ang pangarap o pagsisikap nating lahat, lalo't higit ay ang sariling pangarap ng ating pong mga kabataan. Ipagpatuloy niyo pa po ang inyong pag-aaral sa koleyo sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon. Alam ko po, hindi po ito madali, subalit kailangan po natin itong gawin dahil ito po ang susi para po sa tagumpay natin pong lahat. At susi rin po ito para po sa personal ninyong ambisyon sa inyong buhay. Hindi dapat tayong magapi ng kahit anumang problema. Hindi tayo dapat magpagapi kahit anumang klase ng sitwasyon, mahirap man ito. Kailangang ipagpatuloy po natin ang lahat po ng mga ganda nating mga pangarap sa buhay. Nandito po tayo sa pamahalang panlalawigan po ng Laguna na patuloy pong nakasuporta sa lahat po ng kaya naming ibigay na suporta para po sa ating mga mag-aaral, para po sa ating mga kabataan. So muli, binabati ko po kayong lahat, mabuhay po kayo, at hari nawa na patuloy kayong magtagumpay sa lahat ng inyong mga pangarap sa buhay. Mag-ingat po tayo. God bless Laguna. Ngayon ay ating pakinggan ang kanyang mensahe sa mga magsisipagtapos. Narito si Ginang Irma S. Valenzuela, pansangay na tagamasid sa Ingles. Isang mainit na pagbati sa pamunuan ng ating paaralan, sampu ng ating mga kasamahang guro, sa mga magulang at sa mga magsisipagtapos sa araw na ito. Lubos ko pong ikinagagalak na sama-sama nating masasaksihan ang isang napakahalagang kabanata sa inyong buhay na inakala natin na hindi na natin maisasagawa dahil sa banta ng pandemyang dulot ng COVID-19. Gayunpaman, hindi mapipigilan ng anumang banta ang ating pagpupunyagi upang ipagdiwang ang inyong tagumpay. Taglay ng karunungang inyong nakamit sa inyong paaralan, hangad ko na magsilbi itong kamulatan sa lahat ng magsisipagtapos na lahat kayo ay mahalaga sa lipunang ating ginagalawan. Bilang mga kabataan, napakarami ninyong mga pamamaraan upang makatulong sa ating bayan.
lalo na sa panahong kailangan natin ang bawat isa. Bilang mga pag-asa ng bayan, nakasalalay sa ating kinabukasan, sa inyong mga kamay ang aming kahihinatnan. Kaya ginagawa ng kagawaran ng edukasyon ang lahat ng pamamaraan upang tiyakin na ang inyong pagkatuto ay magpapatuloy habang isinasaalang-alang namin ang inyong kaligtasan. Naway patatagin pa ninyo ang inyong pananalig sa poong may kapal na siyang pinagmula ng inyong buhay, ng inyong dunong at ng inyong mga talento. Magsilbi kayong asin at liwanag, lalo na sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, ng kalinga at ng pagmamahal. Buo at malakas ang pagtitiwala namin sa inyong kakayahan bilang kabataang alam ang kanyang pananagutan sa kanyang pamayanan. Kumpiyansa kami na kayo ay magiging sagot sa pagkamit natin ng kaunlaran at pagkakaisang kay tagal na nating inasam bilang isang bansa. Sa ating pinuno ng paaralan, sampu ng ating mga guro, binabati ko po kayo sa isa na namang katunayan ng inyong pagpupunyagi sa ngalan ng edukasyon. Sa lahat ng mga magulang, maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa kagawaran ng edukasyon upang matulungan ang inyong mga anak. Muli, ang aking pagbati sa lahat ng magsisipagtapos, aming dalangin na ang lahat ng karunungan at kakayahan maging ang kabutihang inyong nakamit sa paaralan ay inyong maisabuhay. Maraming salamat po. Patuloy po tayong maging ligtas. Patuloy tayong humingi ng awa sa Panginoon upang tayo ay lukuban niya ng walang kapantay niyang kapangyarihan. Para ipaabot ang kanyang mensahe sa mga magsisipagtapos, narito si Ginang Marites A. Ibanez, SESO 5, tagapamanihala ng paaralan ng Laguna. Mainit na pagbati sa lahat ng ating mga graduates at completers ng taong pampaaralan 2019-2020. Ang araw na ito ay isang pagpapala mula sa may kapal. Sa kabila ng pandemyang ating nararanasan, ipagdiriwang natin sa paraang virtual ang ating kasiyahan bilang pagpupugay sa pagtiyaga, sakripisyo at dedikasyon na inyong ipinamalas. Taus-puso ang aking pagkilala sa inyong mga magulang, guro at ng lahat ng mga taong may malasakit na naging gabay ninyo sa mapaghamong taon. Ang tema sa taong ito, Sulong Edukalidad, Pagtataguyod sa Kinabukasan ng Bayan, ay nagpapahiwatig sa atin ng sama-samang pupunyagi upang maisaayos ang sistema ng pamamahala, paglilingkod at pagtuturo upang maibigay sa inyo ang mas mataas na uri ng kalidad ng edukasyon. Naniniwala kami na kayo ang magiging instrumento sa pagbuo ng isang maunlad, mapayapa at pantay na lipunan. Ang inyong pinanday na kaalaman, kasanayan at pag-ugali ang gamitin ninyong lakas at tanglaw sa pagharap sa new normal na sistema ng ating buhay. Lago, Laguna, kagaya kayo ng mga sumisibol na punla sa gitna ng parang. Sa tuwi na, narito ang ating ahensya upang kayo ay patuloy na maalagaan, pagyamanin at palaguin hanggang sa kayo ay maging mayabong at handa na maging pagpapala sa buhay ng marami. Kayo ang mga binhi na magsisilbing bunga sa inaasam nating mas maganda, maunlad at mapayapang bukas. Sa mga darating panghamon, sa pagpapatuloy ng inyong edukasyon,
Asahan ninyo na magkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at pag-aruga sa bawat isa. Ang araw na ito ang simula ng mas mabuti at matatag na bagong ikaw sa bagong normal. Ang inyong tagumpay naway magsilbing lakas at inspirasyon upang lalo ninyong mapaunlad ang kalalagayan ng inyong sarili, pamilya at sambayanan. Ito ay panahon upang inyong tanggapin at yakapin ang mga responsibilidad na kalakip ng karangalang makapagtapos. Muli, ikinararangal kong batiin kayo sa inyong tagumpay sa araw na ito. Naway maging bukal kayo ng pag-asa para sa bayan sa pamamagitan ng pamumuhay na may dangal at husay. Mabuhay kayong mga pag-asa ng bayan. Upang ipaabot naman ang kanyang pagbati sa mga mag-aaral, narito ang mensahe ni Dr. Wilfredo E. Cabral, Director 4, Region 4A, Calabarzon. Ating pakinggan naman ang kanyang mensahe sa mga mag-aaral, kagalang-galang Attorney Alberto T. Escobarte, CESO 3, DepEd Assistant Secretary for Legal Affairs. Please allow me to convey my warmest greetings and congratulations to all of you as Batch 2020 graduates in Grade 6 and Grade 12 respectively under the Basic Education Program. I also extend my profound appreciation and acknowledgement to the teachers, support personnel, and school heads who have painstakingly exerted their utmost best. Special recognition goes to your proud parents for their tremendous support and motivation. I also take special mention to the Regional Management Committee headed by RD Evelyn Pitalbero, ARD and all the chiefs, all the superintendents and assistant superintendents, and to all those hardworking men and women of DepEd Region 11. I am truly honored to be invited and express my thoughts in this so-called virtual graduation ceremonies. As you jubilate for this milestone, please be aware that this became a reality because of personal investment of time, diligence, perseverance, and dedication to your studies. As you trudge forward, always bear in mind the wise guidance of your parents and the valuable lessons you have learned from your teachers. Concededly, the skills and capabilities that you have acquired will be put to test in the next stage of learning. Mind you, there is no turning back because you feel you are not prepared yet. This is surely not a reason to despair as you nurture strength of spirit and confidence to confront head-on great challenges and opportunities ahead. For every aspiration, don't fail to seek God's counsel as in the final analysis, it is still the Almighty who guides the destinies of men and nations. As we all know, we are in a period of great challenge and upheaval brought about by the COVID-19 pandemic. Many of the usual practices and traditional activities that we have been accustomed are being drastically changed, dismantled, and replaced by newer and technology-driven ones as the new normal. It inevitably requires us to embrace all these evolving and transforming realities. You are at the heart of all this unfolding events. You have a role to play in this challenging time. Everyone matters, and certainly what you do matters. Indeed, this year's theme, Sulong Edukalidad, Championing the Nation's Future, impresses upon everyone the primordial role of the schools and teachers in seeing to it that students like you shall obtain all the lifelong skills and knowledge. May you continue to strive hard and keep the momentum of learning alive as you pursue whatever path to empower yourself in order to become a contributor to the healing and rebuilding of our country due to the onslaught of COVID-19 pandemic. We have trust and high hopes on you. I send everyone good wishes and may God bless us all.
Ngayon naman ay ating tunghayan at pakinggan ang mensahe mula sa kanyang tanggapan, DepEd Secretary Kagalang-galang Leonor Magtolis Briones. Sa ngalan ng Department of Education, ang ating mga opisyales, members ng Executive Committee, members ng ANCOM, ang Management Committee, saan naroroon ang mga regional directors at mga superintendents, mga supervisors, ating mga central office directors, at pinaka-importante, mga principals at sa mga teachers, kami lahat ay tuwang-tuwa na natapos na rin ninyo ang mga pangangailangan para magiging considered na kayo na graduates of class 2020. Kayo ay isa-isa kong kinocongratulate. Sayang hindi ko naman kayo pwedeng maka-shake hands o pwedeng mangitian ng personal, pero yung ating magandang asal, yung ating magandang pagtingin sa isa't isa sa inyo, nandoon pa rin. At saka tuwan-tuwa kami talaga, lalo na ako. Para sa akin, ang graduation ay isa sa pinakamasigla, pinakamasaya na okasyon sa buhay ng isang learner o isang estudyante. Pero pinakamasaya din yan para sa teacher. Pinakamasaya yan sa lahat na administrators dahil mayroon na namang graduating class na nakakatapos. Kayo ay very special. Special kayo sa parents ninyo. Special kayo sa mga friends, sa mga teachers ninyo, sa community. Special na special kayo, each and every one of you. But you are also special in a different way because you are graduating at the time of COVID-19. Siguro, pag magiging ganap na kayong citizen ng Pilipinas o lumaki na kayo, tumanda na kayo, sasabihin ninyo, ako ay nag-graduate sa panahon ng coronavirus. Ang pag-graduate ninyo ngayon ay ibang-iba sa pag-graduate ng mga nakauna sa inyo or maybe sa susunod sa inyo. Dahil ito ngayon ay panahon ng coronavirus, so mga adjustments ang ginagawa natin. Hindi pwede tayong magtipon-tipon, hindi pwedeng magkita-kita kayo ng mga parents ng classmates sa ninyo, mga barkada, mga yaya, lolo, lola, at mga parents and teachers. Hindi pwedeng mag-ipon-ipon kayo sa isang lugar at this time. Pero marami namang ibang paraan na kayo ay babatiin at para ma-celebrate ninyo itong special na occasion na ito. Ang iba sa inyo ay magkaroon ng virtual graduation tulad ng sa Davao. Congratulations sa inyo. Ang iba naman siguro maghintay kung mayroon ng mas friendlier environment, mas friendlier circumstances. At saka, hindi lang ito nangyari sa panahong ito dahil sa COVID. May mga karanasan din ang DepEd. May karanasan din ang ating mga universidad kung saan napopostpone, napagpaliban ang graduation. Sa panahon ng mga lola at lolo ninyo, napagpaliban ang graduation dahil yung panahon yun ng gera. At saka mayroon talagang tunay na kalaban na nag-disrupt ng ating mga activities. So at that time, yung mga estudyante, hindi sila nakagraduate. Mayroon namang instance na mayroong malaking mga disasters, kaya napopostpone din ang graduation. Kagaya nung nangyari minsan sa UP, dahil napakatindi yung bagyo na tumama sa
sa Manila, sa Central Luzon at saka ibang bahagi ng Luzon, at ang UP hindi nakapagpatuloy sa kanyang graduation. So, ang nangyari, the next na lang ng registrar ang mga estudyante na ikaw ay graduado na. Dadating din ang panahon siguro kung kagustuhan ng inyong mga parents o kagustuhan ng inyong mga teachers or administrators na magkaroon din kayo ng graduation tulad ng dati. Pero ang importante ay kayo ay graduado na. Kayo ay pumasa. Kayo ay dumanas sa mahirap na pamamaraan, mga eksamen, mga ratings na grado na binigay ng mga teachers ninyo para kayo makonsider talaga na graduate. Ano kaya ang payo na maibigay ko sa inyo sa panahong ito ng COVID-19? Kasi kaiba nga ang sitwasyon ninyo ngayon. Para sa mga elementary school students na mag-move up to junior high school, eh, ibang-iba na ang mapuntahan ninyo sa high school. Hindi na yung araw-araw gigisingin kayo, magdala kayo ng baon, at saka makikita ninyo teachers ninyo, at saka yung mga libro, mahahawakan ninyo, mahihipon ninyo. Iba na ang pamamaraan dahil ang gagamitin ICT, gagamitin yung mga learning platforms kagaya ng DepEd Commons, ang gagamitin ay ang mga computer, ang tablet, television, at saka radio para matuto kayo. Depende kung anong sitwasyon sa inyong lugar. Para naman sa junior high school na pupunta sa senior high school, baka matuwa kayo kasi nung na-introduce ang senior high school, maraming mga komentaryo, feedback galing sa parents ninyo, galing sa mga eksperto na sobrang dami yung subjects. Ngayon, na-reduce na natin yung subjects, lalo na sa senior high school at saka sa iba't ibang baitang, no? So sa junior high school kayong nag-step up na, ang magiging subjects ninyo sa senior high school, sobrang konti kaysa dati. Pero hindi ibig sabihin na konti lang ang malalaman ninyo. Kasi karamihan malalaman din ninyo, marami kayong matutunan sa bahay ninyo, sa pag-aaral ninyo sa learning platforms, at saka sa tulong ng inyong mga magulang, sa inyong lolo at lola, inyong mga mentors sa bahay at saka sa inyong mga, yung sinasabi kong mga tahanan ninyo. So, lesser ang learning competencies para sa senior high school at saka sa ibang grado, pero siguro mas malalim ang matutunan ninyo. Kasi ang pangangailangan ngayon, ma-elementary ka, ma-junior high school ka, o magiging senior high school ka, napapasok na sa universidad, ang pinaka-importante ay yung sinasabi sa batas na critical thinking. Kung may mga problema, kung may mga challenges, kailangan matuto tayo na ito ay ma-analyze, mapag-isipan ng rational, yung sinasabi to natin, ginagamit ang logic, ginagamit ang analysis, kailangan yung collaboration, makipagtulungan ka sa mga classmates mo, sa parents mo, kailangan ng communication, hindi pwede na ikaw lang mag-isa mag-aaral, magko-communicate ka palagi, but siguro yung sinasabi natin na virtual. Pero ang importante para sa akin, wala yan sa batas, wala yan sa mga libro siguro. Ang importante para sa inyo, sa junior high na magiging senior, sa senior na magiging university, o pupunta sa mga vocational training na nagugustuhan ninyo, eh, ang magiging courageous, magiging brave. Huwag kayong matakot dahil ang mundo na pinupuntahan ninyo ay ibang-iba sa nasanayan ninyo. Hindi naman kayo pababayaan ang inyong mga school,
Hindi kayo pababayaan, mga teachers. Hindi naman kayo pababayaan ng ating government na nagbibigay sa atin ng mga paaralan galing sa buwis ng ating mga magulang. At hindi naman kayo pababayaan ng mga magulang ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Kaya huwag kayong matakot dahil maraming mga bagong bagay na ituturo sa inyo. Maraming bagong tinatawag nila na challenges na haharapin ninyo. Pero hindi nakakatakot. Dapat ma-excited kayo. Dahil iba na ang inyong pag-aralan. Iba ng pamamaraan sa pag-aaral. At saka, siguro, maging mas mabuti kayong citizen kaysa aming mga lola, lolo, at mommy, daddy ninyo ngayon. So, once again, congratulations para sa mag-aakyat from elementary hanggang magpunta na sila sa junior high school. Yung galing sa junior high school na magpupunta sa senior high school at ang senior high school na pupunta na sa vocational, mag-specialized training o magtrabaho o pupunta sa universidad. Congratulations to each and every one of you. It's a new world that you are facing. Siguro, some of you, hindi ako sigurado sa mga elementary students, pero sa mga junior high at saka sa senior high, alam niyo yung pelikula ni Alaiden. Si Alaiden, mayroong magic rug, di ba? Sumasakay sila, naglilipad sila kasama si Princess Yasmin. At saka ang kinakanta nila, a whole new world. You're now leaving your school. You're entering a whole new world, but do not be afraid because you will not be alone. Your teachers will always be with you. Your government will always see to it that you will be educated. Your family will be with you. And most important, God will be with you. So God be with you. Do not be afraid. These are wonderful times. Congratulations sa isa't isa sa inyong lahat. Thank you. Narito ang mga magsisipagtapos para sa kanilang pangwakas na awitin.
mula sa pamunuan at kaguruan ng Los Baños Senior High School. Muli ay binabati namin kayong mga kabataang mula sa Kito 12, tagapagdala ng kaunlaran at tagapagtaguyod ng kinabukasan ng bayan. Kaya tayo sa edukasyon, sulong edukalidad. Ako po si Ginoong Crispin Gahuan, ang inyong naging tagapagdaloy ng palatuntunan.